Good morning mga katambayan. Ngayon, gagawa tayo ng clips o short video para sa nagtatanong kung paano magkabit ng BMS sa Life 4. So, shout out sa iyo, Sir Rico. Ito na, gagawa tayo. Kabit lang, besh. So, kuha tayo ng BMS. So, ito, meron na nakalabas. So, ayan. Sir Miko, kung mapapanood mo tong video, huwag kang magkabit ng BMS. Normal lang yan, masiraan. So, yun na nga, mga katambayan. So, ang kailangan lang natin sa pag paano ikabit yung BMS, syempre multi-tester at battery, syempre BMS. Dito sa i-explain ko kung paano magkabit na ang BMS. So sabi na nga eh, ayoko mag-explain, fast build lang dapat eh. So yun na nga, unang-una muna, may dalawang klase ako paano kung magkabit ng BMS. Sa akin lang yun, ewan ko sa iba na nagkakabit. So, itong battery natin, kita ba yung multi-tester? Merong 3.2 or 3.3 nominal voltage. So, syempre, i-check muna natin kung okay yung cell or battery. So, ayan. So, ngayon ako, pag nagtitest ako, kakabit ang BMS. Ito. Ang BMS natin, may nakalagay na B1, B2, B3 yan. Or, ito, negative. B1, B2, B3, at B4. So, wala siyang B4, B1 na, B plus na. So, itong B plus ay B... Kailan ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan! Minus at B plus, matik yan, nakatik yan sa dulo, magkabilang dulo. So, sa madaling explanation, ito gagawin natin. So, itong 32650 natin, may nuts na, may mga ano na sa dulo na pwede natin ipagkabit-kabit. So, ito, madali na siyang explain. So, ito yung una, paano ako nagkakabit ng BMS. Ano, pinag-series ko tong apat. Ayan, series, ito, 1P. So, ayan. Ngayon, aalamin natin kung nasaan yung negative. Ito, B. B negative. Siyempre, sabi ko nga, ang B negative at B plus, magkadulo yan. So, ito yung negative. B negative ito. Ayan. Sunod-sunod na yan, mga katambayan. So, B negative, dito mo ikakabit. Next, B1, dito. Sunod, B2, dito. Sunod, B3, dito yan. So, syempre, ito, B plus, dulo siya. So, ito. Ngayon, syempre, ang power, ang P, ang ibig sabihin ng P, power, yan. Ayan, dyan. So, itong BMS na to, iisa lang yung power niya at discharge niya, kung yung mga load niya. So, dito mo na ilalagay kung magcha-charge ka, dito mo na rin ilalagay yung mga discharge or mga loads. So, iisa lang yan. Dito lang yung terminal. So, dito, itakabit mo dyan ay malaking wire. So, 30 amps yung BMS natin. So, ito may naiwan. So, itong BMS na to, meron siyang anong lagayan itong output. Para dito ikakabit itong wire niya. Ito. So, hindi na tayo maghihinang dito. Magkakabit ng mga ano dyan. Hindi na. So, direct mo na siya dito. Kasi may nakalagay din siya dito mga katambayan. Ayan. Tanyo na. Ay, wala nakikita. Ayan. May nakalagay siyang B1, B2, B3, B4. So, matik na yun. Nakakonnect na yun sa mga yan. So, ito yung wire. So, itong wire, wala naman color coding yung mga wire, nilagyan lang ng color siguro para nga dito. Siyempre para hindi rin malito kung ano yung mga, pero wala lang ng color coding. Yung mga
B1, B2, B3 na yan. Kasi minsan, itong black, ito lahat red na yan. Ayan, may mga ganun. So, ito. Saka bago nga pala kayo magkapit. Kasi ako nadali ako nito eh. Ito. Zoom lang natin. Ito, diba? Ito. Ito, pag dito nyo ito nilagay. Yan. Tignan nyo mabuti, mga tambayan. Lalo na sa mga bago. Ayan, ito. Pansinin nyo. Ayan. Pag dito nyo yan, itong, ano nya, terminal, ano. Ano ba ito? Basta yung pangkabit na dyan, terminal. Ayan. Pag dito nyo yan, ikinabit. Tignan nyo mabuti yung wire na black kung nasaan siya. Saan siya banda? Ayan, nasa B+. So, hindi siya negative. So, ito magiging negative niyan. Itong orange. Ayan, nandito nakalagay. So, dito nagkakamali yung mga, lalong-lalo na yung mga baguhan. Sabihin, si seller, bogus, camera, mali yung terminal niya, mali yung ano, na bakit yung dapat ang negative ay black, bakit ganun? Iba, red. So, ibig sabihin, nagkamali sila ng kabit. So, kung ganyan yung ano mo, pagkakakabitan mo, kasi dapat ganyan talaga eh. Dito talaga sa labas. Ang gawin mo, sa likod mo ilalagay ngayon, ayun. Pag inilagay mo siya sa likod, ngayon, yung position ng black wire, mapupunta na siya sa negative. So, ayun lang. Ganyan ang magkabit. So, hindi ka na malilito. Basta ang indicator mo palagi na ang negative ay black. Diba? Ganun lang. So, tara. Kabit na natin to. Ay, bago muna yun. Yung pangalawa naman. Pangalawa naman, di ba kanina, sinabi ko yung B1, sunod-sunod na yan. From negative, B1, B2, B3. Ito, pangalawa. Pangalawang test kung paano malaman kung ano ika, kung saan mo talaga ikakabit. Kasi magagamit natin ito mamaya sa BMS. Sa BMS tayo magtetest nun. Ito yung pangalawa kung paano. Check nyo mabuti mga tambayan at observe nyo mabuti. So ito tinest natin, lahat naman sila ay umabot sa 3. Diba? Umabot sila sa 3 itong mga battery. So yung negative, ito diba, ito, itong B negative, lagay natin siya dito. So dito tayo magte-test kung nasaan yung B1, B2, B3. So ito, ilalagay ko to. Ito yung B1. So yan, 3.2. Note nyo yan mga katambayan, 3.2, yan yung B1. So dito ikakabit ako. Saan mo ito nilagay, dun mo rin ikakabit yung B1. So ito B2. So B2 at malang 3 plus 3, 6 dapat yung lalabas. Diba? B2. So, kung saan nyo ito nilagay, dun yung ilalagay yung B2. 6.4. So, next, B3. So, 9. Yan lang, at lang kayo ng at. 3 plus 3 plus 3, 9. So, B3. Ayan, yan yung B3. And last, B4. So, diba? Yan lang, 12 volts na siya. So, yung B4 nandito sa dulo o yung B+ sa BMS natin na nakalagay. Diba? Ganun lang siya kung paano mag-test. Ngayon, magagamit natin siya mamaya pag kinabit na natin yung BMS. Yun na nga, mga tambayan. Ito, at yun na nga, naikabit ko na yung ano niya, terminal niya. So, ayan, nakikita nyo ba sa video? So, umpisa natin yung pag-install ng BMS. So, ito para sa safety. Huwag muna natin ito ilalagay. So, kung magkamali man tayo dito sa pagkabit, hindi agad masisira to. Kasi mapapansin nyo yan, pag nagkamali ng kabit, tip lang to mga tambayan, ah, sa akin lang. Pag nagkakabit ako nito, kahit ilang beses ako nagkabit ng BMS, nagkakamali pa rin talaga ako. May pagkatanga ito. So ito, pag nagkakabit ako, naghahawak ako dito. Resistance kasi to, resistor. Pag ikinabit ko to, dyan, at biglang uminit itong mga to, pinuhugot ko agad. Kasi ito yung part na to, yan yung balancing ng BMS natin. Ito yung nagbabalance. So, kunting explanation lang.
Hindi totoo yan. So itong resistor, halimbawa, may overcharge sa mga B1, B2, B3 na yan. Halimbawa, ito na yung B3 natin na go-overcharge. Ang gagawin ng resistor, i-discharge niya to gamit yung resistor niya, resistance. So, di ba ang resistor na nagkaano siya, nagkaano nag-produce ng resistance. So, ang gagawin niya, i-discharge niya to para pumantay siya dito sa tatlong to. So, yun yung trabaho ng balancing ng BMS. So, yan. Pag ako nagagawa ng small setup lang nito kasi mga katambayan, hindi na ako naglalagay ng active balance. Small setup yun, natandaan nyo. Kasi, kaya na siya ng balancing ng BMS. So, yun lang. Yun lang yung ano ng BMS natin. So, tara, install na natin. Ito. So, yan. So, unahin muna natin yung block. So, syempre, yung block, yun yung ano natin, pinaka-first. Una pa siya sa pinaka-una. Siya talaga yung pinaka-first. So, ayan, nakakabit muna natin siya dito. Mahirap ah. Kita nyo ba? Na lang natin ha, para ano, sabi ko nung unang video eh, short video lang to para sa kung paano mag-install na BMS. Kasi po maniniwala na pag-explanation is short video. Explanation nga eh, minsan nga nakakatulog na ako dun sa mga nag-i-explain. Na natin itong video mga katambayan. Balik na tayo dito. So, naikabit na natin yung wire terminal tas yung terminal dito sa BMS. Ngayon, kung na-check nyo na, i-double check nyo ulit. Triple check. Ayan, halimbawa ito. Ang negative. Syempre, sa dulo. Sunod-sunod na yan. B1, B2, B3, B4. So, ayan. B1, B2, ay tama. B3, ayan. B4. So, ngayon, ilalagay natin siya sa BMS. So, ito. Sabi ko nga, pag naglalagay ako ng BMS, nakahawak ako dito sa resistor ng BMS. Hawakan nyo lang ganito. Pag lahat, ito lang. Ngayon, pag nyo na. Ito, check nyo muna. Ito lang. Ayan, hawak nyo muna. Nakabit. Ayan, okay. Okay, walang uminit mga katambayan. So, ibig sabihin, tama yung ano natin, pagkakabit na BMS. So, ito. Ngayon, dito papasok yung ginawa nating testing kanina, yung pangalawang test na voltmeter yung ginamit natin. So, ito, di ba? Dito ako naglagay nung una, tapos ito lang yung lumilipat na red. So, ang gagawin naman natin, sa BMS tayo. Itong ngayon, yung negative, ito lang yung nandito at ito yung gagalaw. So, B1, check nyo. Okay, good. B2, okay. B3, okay. At B4, ayan. So, ibig sabihin, tama lahat. Ano yung huling voltage nya? 12.9. So, ito yung sinasabi ko. Ngayon, para natin malaman kung good din yung BMS.
kung meron siyang connection dito sa power. Check nyo. Alright. Ah, diba? 12.9 din power niya. Dito kayo magkakabit ng wire. Wag dito sa kabilaan na to. Dito lang. So, dito kayo maglalagay ng load nyo, discharge, charge. Ayan, dito. Dito nakakabit niya sa dalawa yan. Positive, negative. Madali na lang yan. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa tambayan. At kung wala, bahala kayo. So, sabi ko nga, short film lang. Ay, short video pala. Pero medyo napahaba yata sa kwentuhan. So, ngayon, next video natin. Explanation na naman. Diyos ko. Ito. Sinulat ko lang dito sa scratch. Ayan, may mga tanong dito. So, ito naman, hindi siya Life 4. Ito ay 18650 build 12 volts. So, anda. Siya, ayan, beginner. Malimutan ko kasi yung pangalan niya. Super beginner siya. So, beginner na nga, super pa. So, sinabi ni de joke lang. Newbie pa lang siya sa pagbibuild. So, ang dami niyang tanong. So, syempre, ang hirap naman ituro kung puro chat lang. So, gagawa tayo ng video, short ulit. Para hindi lang yung mga, hindi lang siya na newbie. Marami pang ibang newbie yung makasunod. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, based on experience ko lang naman to. So, nasa sa inyo na yan kung gusto niyo tumambay. Kung ayaw nyo, bahala kayo. So, yun na. Peace out, mga tambay.